Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, mga dabalikas ko dyan sa Pinas, mga boxing fans, at mga kapwa ko OFW saan man panig sa mundo. Ngayong araw mga dabalikas, gusto kong batiin itong mga construction surveyor na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Kumusta po kayo dyan mga dabalikas at mag-ingat po kayo sa inyong trabaho. Ito na mga dabarkas ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Itong lakas at tindi ng kaliwa at kanang kamao ni Pacquiao. Alam niyo mga dabarkas, kapag nanonood ako ng laban itong ating pambansang kamao, hindi ko na nakikita kung ano ang tumatama sa kalaban, kaliwa ba o kanan. Ang nakikita ko na lang bumabagsak ang kalaban o di kaya napapailing. Yun po mga dabarkads, hindi ko na po talaga nakikita sa sobrang bilis kung ano ang tumatama. Alam niyo mga dabarkads, nung nagsisimula itong ating pambansang kamao sa boxing, nung siya po ay mabata-bata pa, ang talaga pong ginagamit nitong si Pacquiao ay ang kanyang kaliwa. Natural southpaw fighter po itong si Manny Pacquiao. At dun po sa mga nakaraan niyang laban, nung siya po ay mabata-bata pa, marami na pong nabiktima itong kanyang kaliwang kamay. Una po, ititira niya ng mahina ang kanan, iseset up niya lang po ang kaliwa, at ibibigay todo niya po ang kaliwa para po pabagsakin ang kalaban. Iyan po ang dating history ng ating pambansang kamao. Pero po nang siya ilimipad na papuntang Amerika at lumaban doon, at nang siya po ay makilala nitong si Freddie Rose at i-train, naisipan pong palakasin ni Freddie Rose ang kanyang kanan. Dahil naisip po ni Freddie Rose, ang makakalaban po ng ating pambansang kamao ay hindi na mga pipitsuging boxer. Ito pong mga elite fighter na. Kumbaga po dun sa level, matataas na level na boksingero na po ang makakalaban itong ating pambansang kamao. Tulad po nila Barrera, dati pong pound per pound boxer. Nandiyan po sina Morales. Yan po ay magagaling na boksingero. So kinailangan pong i-develop nitong si Freddie Rose ang kanang kamay ni Manny Pacquiao. At naipakita naman po nitong si Manny Pacquiao sa kanyang mga laban na talaga pong malaki ang improvement. Nagkaroon po siya ng power left at power right dun po sa mga laban. Sa mga susunod na video ko po mga double cards, ipakikita ko po ang naging laban nitong si Manny Pacquiao dun po kay Juan Manuel Marquez. Yung una po nilang sagupaan na kung saan po ginamit ng ating pambansang kamo ang kanyang kaliwang kamay upang pabagsakin po itong si Juan Manuel Marquez doon po sa first round. Maraming beses pong bumagsak itong si Juan Manuel Marquez doon pa lamang sa first round. Tatlong beses po mga dabarkads. Iyan po ang ipakikita ko sa inyo. Marahil po mga dabarkads, marami na sa inyo nakapanood ng video na ito. Pero marami po, ilan lang siguro sa inyo mga dabarkads ang nakakaalam. Ano ba ang tumama doon sa mukha itong si Manuel Marquez, kaliwa ba o kanan? Ipakikita ko po sa inyo mga dabarkads ang video. At doon po sa susunod na video mga dabarkads, ay ito naman pong video ni Ricky Hatton kung saan dalawang beses po bumagsak sa first round mga dabarkads. At ginamit naman po ng ating pambansang kamao ang kanyang kanan. Katulad po ng nasabi ko sa inyo, maari pong karamihan po ng nanood hindi na nalalaman kung ang tumama ay kaliwa at kanan dahil masyado na silang na-excite sa laban. So yung mga dabarkads, ipakikita ko po sa inyo ang video at kayo na po ang magusga kung nakita niyo po ang tumama ay kaliwa at kanan, although nilagyan ko na po ito ng marka. So mga dabarkads, ito na po, ipakikita ko na po sa inyong video ng laban kay Juan Manuel Marquez at Ricky Hatton.
So yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw mga Dabarkads, sa mga kaibigan natin sa Pinas, sa mga boxing fans at mga kapwa ko OFW na talagang matindi ang aking paghanga at mataas ang aking respeto. Kumusta po kayo dyan at mag-ingat po kayo sa inyong trabaho. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, kung po pwede po, pakilike at kung po pwede rin po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.